hindi na yung kaharian. Wala man akong pag-aari, pangako ko habang buhay kita magsisilbihan, o aking prinsesa. Prinsesa, prinsesa, prinsesa. Okay guys, so welcome sa ating bagong video tutorial. At tuturo natin sa inyo ngayon ay yung kanta ng The Tip, yung Prinsesa. Okay, so ito ay bass version guys. So ganito rin ginagawa nila sa original na bagsakan. Kaya bagong skill na matututunan nyo ay kung paano magtugtog ng bass. Okay, so naturo na rin natin yan sa kanta na Narda kung paano mag bass. Pero ito ay dagdag sa kaalaman ninyo. So bakit pa natin tinuturo yung bass guys? Kasi karamihan ng kanta ay tinutugtog sa bass version, okay? So halimbawa, yung kantang Blue Sky, kagaya na tinugtog natin nung sa Narda, ay dito sa bass. So ganyan. So ganyan. Ayan, sa bass yun. Tapos yung iba pang kanta, like ganito, hulaan nyo na lang kung anong title niya. So ganito. Ayun. Tapos ito pa yung kanta na to. Hulaan nyo na lang din kung anong title. So ganyan. Ayan. At marami pang iba. So ganun siya guys, no? So itong isang tuturo ko sa inyo ngayon ay yung prinsesa na bass, okay? So papakita ko muna sa inyo kung paano yon para meron kayong sample. So, ganito. Siya guys, no? So ganun yung kanyang bagsakan. So paano yon? So gagawin naman natin ay yung mga chords, tuturo ko sa inyo. So D muna. So naka bass chords kayo, no? So D, ito ay nasa fifth string, tapos fifth string at saka fourth string, okay? So ito ay nasa fifth fret at saka seventh fret. So papatunugin niyo lang guys ay itong dalawa lang na to. So yan lang. Tapos itong 3 to 3rd string hanggang 1st string walang tunog. Ayan. So bali dadampian nyo lang siya nito. Ito. So habang iniipit nyo to, dadampian nyo siya dito. So para mawala lang yung tunog. Okay? So ganyan. Tatamaan nyo siya nito. So ayan. Dadampian nyo lang siya para mawala yung tunog. Tapos yan lang yung tunog. So itong sa baba ay nakamute. Okay? So ganyan. Tapos C, D over C sharp. So, nakaganyan kayo, ito safe put pa rin, tapos iurong nyo lang to sa 4th fret. Okay? So, ganyan. Una muna ganyan, D, di ba? Tapos, D over C sharp. Tapos, C. Yung C ay 3rd fret na siya. Tapos, ito ay nasa 5th fret. Okay? Tapos, G. Iangat nyo lang yon. Iangat nyo lang. So, 6th string at saka 5th string. So, yan lang. So 4 times yun gagawin kada verse guys. So paano uli yun? D, tapos C sharp, and then C, tapos G. Okay? So paano yung strumming pattern sa kanya? So sa original guys ay ganito. So papakita muna sa inyo na ganyan. So paano yun? So ganito. So sa unang chord guys, so nakikita nyo dyan merong line. So, yung unang chord at saka yung dalawang chord at pangalawang chord nasa loob siya ng line, okay?
So yung unang line ay yung unang chord sa loob ng line ay ganito yung strumming. So halimbawa sa D, di ba? Down, 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 up, down. So yan yung unang strumming sa unang chords sa loob ng line, okay? So down, 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 up, down. Tapos lipat. Up, up, down, up, up, down. Okay? So kaya natin nilagyan ng line kasi yung nasa loob, dalawang chords na nasa loob ng line ay ganito yung strumming pattern niya, yung pagkakahati, para mag-gets nyo agad, okay? So down, 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 up, down, tapos up, up, down, up, up, down, and then lipat, down, 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 up, down, up, up, down. So ganun siya, guys. So ganun lang kadali. So ang gagawin natin ngayon ay kakanta natin siya para meron na kayong sample, okay? Sabihan niyo ako, guys, ha. So ganito 'yun siya. So din ulit sa verse 2. Okay? So ganun lang kadali, guys, yung mga verse. So paano naman sa chorus? Punta tayo doon. Okay, guys. So dito na tayo sa chorus. Paano ba yung sa chorus? So dito na yun sa may bandang dalhin mo ako sa iyong palasyo, maglakad tayo sa harin ng iyong kahari. So pag ganun siya, no? So yung mga chords dun, guys, ay A. So bago ito, no? A. So nasa pip string, 6 string na siya at saka pip string. Pip fret tapos 7 fret, okay? Tapos G. Ayan, so 3 times yun gagawin. After nyo magawa ng 3 times, guys, ay babalik kayo ng A. Tapos sa huling G at saka A, guys, ay ganito na. So mag-iiba na yung strum niya. So ang mga chords doon pala ay A sa dulo, di ba? Tapos G, tapos A. A yung dulo. Okay? So yung strumming pattern, guys, ay 8 down lang. So 8 down lang sa lahat. Okay? So 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. So ang technique doon, guys, kada kalabit nyong down ganun, papatayin nyo yung tunog. So iangat na ito, ganyan. So parang iangat nyo to, ganyan, iangat nyo siya. Okay, so parang papatayin nyo yung tunog para mas maganda yung bagsakan. So ganyan. Ganyan, okay, so ganyan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ganyan lang yung strum. So pagdating dun, guys, sa may dulong G at saka A, so 7 down na lang, pero mabilis na yung sa may O aking princesa. So ganun na lang. O aking princesa. So sa dulong G at saka A ay 7 string down na lang. So mabilis na yon, hindi yung ganyan. Hindi na ganyan. So ganito na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So yun na. After nyo ay babalik na uli kayo sa mga chords ng verse, pero nasa chorus pa rin kayo. So 2 times yun gagawin, yung D, D over C sharp, tapos C at saka G. 2 times yun gagawin, okay? So kanta natin, guys, para meron kayong sample. So ganito yun. So sana ba yung lyrics natin? So dalhin mo ako sa iyong palasyo, maglakad tayo sa hardin ng iyong kaharian. Wala man akong pag-aari, pangako ko habang buhay kita magsisilbihan. O aking prinsesa,
realize nung kadali yung chorus. So, dahil natutunan na natin yung verse at saka chorus, ang gagawin natin ay kakantahan na natin from the top. Simula sa una hanggang sa dulo, okay? So, sabayan nyo ako guys, ha? So, tama na. Saan na ba yung lyrics natin? Ayan, so, ayan. Nakaw po siya sa isang malilim na lim na sulo. Sorry, ulitin natin para hindi kayo malito. So ganito. Nakaw po siya sa isang malilim lim na sulo. Ewan ko ba kung bakit sa libo-libong babae kadali guys yung kanta ng Datit, yung prinsesa. So kayang-kaya niya na siya tugtugin. Meron na naman kayong bagong skill na natutunan. Okay, so shoutout kay Rodian Palentinos, kay EM FM Yango Jr. at kay Kimwell Angeles. Okay, so sana magustuhan nyo guys. So keep practicing lang para meron kayong matutunan bago. So panapanahon magtuturo tayo ng mga bass version ng mga kanta para madagdagan yung inyong mga skills sa paggitara. Okay, so, kita tayo ulit sa next video natin. Bye!